Hello everyone, this is Irish again, and in this video I would like to share to you my experience about getting an IV drip, specifically iron IV drip, bali iron vitamins, or what is called iron sucrose. So I am pregnant and I am in my 8th month of pregnancy, and sa last checkup ko last week, kinailangan akong i-drip or dextrose ng iron sucrose. And basically, share ko lang sa inyo yung experience ko doon. So, bakit kinailangan akong dagdagan ng iron sucrose? Bakit? Para saan ba ang iron sucrose drip? So, basically, yung iron sucrose is para yun sa pagdagdag ng iyong hemoglobin, pagdagdag ng iyong dugo. If anemic kayo or low blood, and alam naman natin kapag nasa pregnancy tayo, very common problem ang maging anemic. And the problem is, hindi din ako nakapag-take ng mga iron supplements orally because nagkaroon ako ng bloating and constipation, and iron tablets can usually cause constipation din kasi sa pregnancy. So, hindi talaga ako nakaka-poop kapag nagtitake ako ng mga ganun. So, literally, I had to, kailangan kong i-totally stop or wag mo nang inumin yung mga iron vitamins ko. Yun, sabi ni Doc, meron pang another option, which is, yun, dextrose. So, magkano ba ang abot din? I think iba-iba siya. Depende din siguro sa ospital na paano niyo. Pero sa amin, in our case, I think, hindi ko matantiya exactly, nasa 1.6, tapos mag-prepare na lang kayo ng mga 2,000 per session. And first session ko pa lang, one session pa lang nagagawa ko. And I'm going to create another vlog or video to show you kung improved na ba yung stats ko. Basically, bago ka irerekomendahan ng doctor mo nito is magsi-CBC muna kayo. So, i-establish muna na talagang low blood ka. And kapag siguro mga a week after, 2 or 2 weeks after, it would be good to test. And ideally, sa latter part na to ng pregnancy, hindi sa first 3 months, hindi yung ganun. Kasi may probability pa na pababa pa yung ano mo. Depende din sa mga habits mo. Alam niyo naman na tayong mabuntis, meron tayong mga habits na tayo, yun din yung nagkukos kung bakit tayo nalulow blood. Like, yung hindi tayo nakakatulog ng maayos, which is the latter pregnancy, ang hirap na matulog dahil masyado na magalaw si baby paggabi, yung kick niya masyado nang masakit at mahirap baliwalain, minsan gising sila sa paggabi. So yung mga ganun, guys. And yun, share ko din yung experience ko pala, saan ba ako nilagyan. So dun kami sa ER emergency, and how long it lasted? Mga 2 hours usually. So, matagal-tagal, guys. Pero, ako hindi, okay lang naman sa akin because I was rested. Nakahiga ka kapag lalagyan ka nito. Kasi akalain mo naman 2 hours, diba? Masakit na sa balakang natin kung nakaupo ka lang. So, pahihigain ka talaga dun. And dun ka sa isa sa mga hospital beds, yung mga nasa ER. Yung ganun. So, 2 hours, pwede kang matulog ng slight, ganun. Kasama mo, paintayin mo lang. And yung color niya, guys, is para siyang syrup ng asukal pag liquidish, ganun. Mukha siyang dugo kung titingnan. Actually, I'm going to show you, papakita ko sa inyo yung actual video pagkatapos ko magsalita. Panoorin nyo lang yun. Na-post ko na din yun sa vlog, pero gusto kong i-post, repost ulit along with this vlog para mas makita nyo na mabuti. And ako,
nantok ako while doing this kasi hindi ako masyadya katulog the night before. So, I took advantage, parang natulog-tulog din ako. And kapag daw konti lang yung, slight lang yung in-increase ng hemoglobin mo, ng dugo mo, so may probability na gawan pa ng pangalawa, pangatong session, depende kung ilan yung talagang need mo, guys. So, ano ba yung mararamdaman mo? Wala naman, wala. I was actually a little bit apprehensive, anxious sa first time kasi baka mahilo, baka magkano effect, pero so far wala naman. And hindi ka na kailangan i-allergy test prior to yung paglalagay ng dextrose na yun. Kasi wala naman sigurong na-allergy dito. And also, yun, wala siyang ganong effect. Pero ideally daw yung busog ka para, kasi sabi ni doctor one time, merong medyo nahilo-hilo. Pero bata daw kasi yun. Pero very rare. Usually okay lang lahat. And yun, there's nothing to worry about it. And kung yun na talaga yung option mo to increase, kung ilang weeks na lang, manganak ka na, kagaya ko. So, ito na talaga yung mabilisang option. And sana talaga sa akin mag-work. I'm really hoping in pain na talagang tumaas yung ano ko, iron levels ko, guys. Babalik pa kami sa doktor ko and gagawa ko ng vlog. Ipapakita ko sa inyo kung talaga bang napaakyat ng iron sucrose drip yung aking hemoglobin, okay? So, here's the video, guys, habang nilalagyan ako ng drip. Kena. Thank you.